Number one. Good evening, Philippines, and welcome to the world's favorite game show, Who Wants to Be a Millionaire? Last week, we concluded our special holiday series of Who Deserves to Be a Millionaire. Pero may pahabol pa kaming special episode sa gabing ito. At hindi lang basta celebrity. Mega celebrity. Pwede. Ito na ang pinakamalaki niyang birthday celebration. At pag nagkataon, dahil mamimigay siya ng 2 million peso sa kanyang chosen charity. Kaya, handa na ang lechon, handa na ang confetti, at maglalaro sa hot seat ay walang iba kundi ang bida ng Manupo 6, ang nag-iisang megastar, Miss Sharon Cuneta! Uy! Excited na ako. Good evening, Tito Vic. Good evening po. Kaway-kaway muna. Kaway-kaway. Yan. I love you. Yes. Halika na. Upo na. Parang na tayo kwekwentuhan ito. Nervyos ako. Thank you. Tayo'y manalang. Ang aga mo na sa yung album ko. Ano yan? Ito yung pinakabago kong CD. Ang title niya, Musika at Pag-ibig. Yung isang kanta dito maganda, pakinggan mo. Nandiyan ba? Meron kang kantang maganda dyan? Oo. Puro ano to, remake ng mga OPM na maganda. Yan o. Parang nahiya. Bakit ba ganyan? Oo. Bakit nagkaganon? Ewan ko nga sa'yo. Bakit ako? Basta ako lang, hi, Chang. Chang Pia. Kasi chong kita. Nga pala, sa mga hindi nakakaalam, ang tawag ni Sharon kay Pia, Chang. Kasi chong kita. Dahil chong niya ako, si Pia, Chang. Mantakin mo. Mantakin mo. Chang Pia ang tawag. Ganda, ha? Yeah. Talagang kasama yan, ha? Baka niloloko mo ko. Itaas nyo, parang namimiss niya. Oh. Hi! Ano ka ba dito? Tissue! Labas na ba ito? Labas na, Tito Vic. Salamat po sa lahat na nakabili na ng sarili niyong kopya. Sali po yung mga wala pa. Ay, balita ko po maganda daw yung album ko. Sana po bumili din. Nagaganda na mga selection, eh. Yan. Maganda siya. Siyempre, bakit ba ganyan? Eto na naman sa swerte, isip ko. Swerte lang. You're my you. Sana naman. Pasko na naman. Ba't may Pasko dito? Hindi, ah. Ay, walang Pasko wala, dyan. Wala. Ano kasi, mga... Ganda, oh. Aba, oh. Ganda? Oh? Walang laman, oh. Pampromo! Ayun ba yun? Tinutugtog eh. Akala ko binigyan mo ako ng walang laman. Ibaba na nga yan. Yes. Okay. Thank you po. Sharon Cuneta, Musika at Pag-ibig. The best. Thank you. Thank you rin. Thank you. Tawag ko po kay Tito Vic, Obi-Wan. Tito Vic Pogi, Obi-Wan. Yes. Para may lechon ako. Kasi Obi-Wan dahil lagi na lang box office hit yung mga pelikula niya. Hey, congratulations, ha? Manu thank po, to six. You too. Ang galing-galing mo doon. Darling kong aswang. Ang galing mo doon? Hindi naman masyado. Natouch ako. Ay, pinaghirapan namin yun. Yeah, emotional. Yesterday. Alam niyo, si Sharon, pag ninenervyos, may ingay. Tawa ng tawa. Pero puyat ako niyan, wala akong tulog, lobat ako. Puyat ka pa ng lagay na yan? Puyat na puyat. Lobat ako niyan. Ninenervyos.
Yeah. Ninenervous ka ba? Oo, very much. Kasi minsan ka nang naupo dyan sa hot seat, di ba? Kay Boyet. Mm-mm. At nanalo ka ng 1,000,000 pesos, di ba? Pressure. Dito, ang pananalunan mo ay 2,000,000 pesos. Kaya huwag kang kabahan. Kayang-kaya mo to. Huwag lang naman, sana, huwag lang naman mga 10,000. Abot ka naman ng mga 20,000 siguro. Shawi, sino nga pala ang chosen charity mo? Hospicio de San Jose. That's nice. Yes. Yung mga bahay ang puna niyan, mm-hmm, di ba? Kasi parang mm-hmm first time ko makapunta sa kanila, I taped an episode there nung Pasko. Na first time kong pumasok, and dami ko nang napuntahang orphanages. Mm. Hindi mo na naiisip na ang tagal-tagal na pala ng hospicio. It was my first time. It's their 200th anniversary this year. 200? Tas, yes. Tapos nalaman ko, mula, yung mga bata lahat gusto ko ampunin. From zero to hanggang maging toddler. Yung iba may college age na kids na nandun pa rin. Tapos hanggang mga, yung mga nag-iisa na lang na matatanda. Meron mm-hmm din silang mga inaalaga. Meron sabi din silang mga matatanda? Yeah, sabi nga ni Sister Socorro, from the cradle to the grave. Ako gusto ko bata ampunin ko. Pero yung mga matanda sasaya pag ikaw ang daddy nila. Pwede ko kaya ampunin yung mga matatanda? Si Lola. Pwede naman, di ba? Pwede naman. Oh, kung nami-miss mo yung tatay at nanay mo, katulad ko. Right. Oh. Si Lola, nami-miss ko. Nami-miss ko si Lola. And lahat ng mga papanalunan mo rito, idodonate natin sa Hospicio de San Jose. Palakpakan natin kaya, si Sarah. Kaya sana talaga, medyo, hindi lang kahiya-hiya, sign naman. Hindi naman. Hindi naman pwede. Oo, kahirapan dito. Anyway, may mga kasama kang friends, Ate Shawi. What? We, Ate Shawi daw. Yes. Sino mga kasama mo? Yung mga Sharonians mostly. Nandito sila. Mga Sharonians. They traveled all the way here. Yeah. Thank you very much for coming. Diyan silang lahat. Okay. Mukhang handa na ang iyong mga friends at ang ating audience. Ito muna ang ating mechanics. 15 multiple choice questions. Kung masasagot mo ang 15 tanong ng tama, meron ka ng 2,000,000 pesos. Ganun lang. Andali, ano? Andyan yung mga tinatawag natin safe havens kung saan assured ka na ng pera. Question 5, sigurado na ang 20,000. Question 10, 150,000 pesos. At syempre, kung umabot ka sa question 15, 2,000,000. Iyong-iyo na at ibibigay sa Hospicio de San Jose. Meron kang tatlong lifelines para tulungan ka sa Ask the Audience. Tutulungan ka ng ating studio audience sa sagutin ng tanong sa pamamagitan ng mga handsets. So phone a friend, may pagkakataong ka tumawag sa isang mong kaibigan o kamag-anak para hingan siya ng tulong sa pagsagot. So 50-50, magtatanggal kami ng 2 maling sagot at doon sa natira, pipiliin mo kung ano sa tingin mo ang tamang sagot. So if you're ready, shall we? Yes, you can. Let's play! Who wants to be a millionaire? Isa nga pala, siya, hindi ko na banggit sa'yo kanina, binaligtad na namin, inuna namin yung mahihirap. Inuna yung mahihirap. Papadali. Wala, trip lang. Okay. Ang confident mo naman sa akin. Ito na, unang tanong for 1,000. Aling gamit ang may kadena? Depende. Wala? Hey, Celia. Teka. Pusila electric, kaya di siya. B, bisikleta. C, kuchilyo. D, gripo. Ay, ano to? B, bisikleta. Ano mang kadena yung sinasabi mo? Celia electric. Kasi Celia, oh, malay mo electric ka. Kuchilyo, malay mo lang. So, sagot mo. Is that your final answer? Yes. Yes, what? Yes. Yes, boss. Hindi. Yes, it's my final answer. Ayan. Ano ba? Nervous ako. Una pa lang yan. Nga eh. Meron pang, meron pang 14. Yung gripo ba sa ilalim mo lang? Wala. Bisikleta. Tama. Ayan ang main kadena. 1,000. Galing. Oh, pwede na? Oo. Okay, thank you. Gulang pa yan sa lechon. Ay, dagdagan natin, pang lechon. Okay. Okay, second question para sa lechon.
Pwede na ito, 3,000, no? Alin sa mga sumusunod ng hindi sineselebrate ng isang babae? A. Bridal shower. B. Debut. C. Baby shower. D. Stag party. Ayan na naman, tumawa na naman. D. Stag party. Hindi ka ba napoposes? Konti. Malapit na. Malapit na sa pian. Ayan, D. Stag party. Oh, stag party. Is that your final answer? Yes, that's my final answer. Correct. Oh, hindi. Okay. Letter na yan, small. Small letter. Pwede na ba yun? 3,000? Oo, idodonate ko. Eto na, 5,000. Medium na to. Medium lechon. Ano ang markang iniiwan ni Zorro? A. Bilog. B. Pag tumawa pala ito, may ganun. Pag pinipigil ko, umapasok. Ganun yung... Hoy! Umayos ka na, camera ka na ako. Ganda-ganda nito. May stripe pa rito. Oh. Okay. Ayos ba? Zorro. Asan na ba tayo? Letrang C. C. Dollar sign. D. Drawing. Drawing ng espada. Ano ba ito? Zorro. Dollar sign. Letter B. Letrang Z. Final answer. Yes, that's my final answer. Oy, medium na lechon natin. 5,000. Akala ko mali pa. Nako. Parang... Layo pa sa safe haven. Malayo pa sa safe haven. Parang pagod na ako eh. Ako rin. Paloob okay. Yung tawa ko. Ayaw naman. Ito na. Question number 4 for 10,000 pesos. Ano sa French ang thank you? A. Merci. B. Au revoir. C. Bonjour. D. Deja vu. Deja vu. A. Merci. Natamid na rin ako. Final answer. Final answer. Oy, meron na siyang 10,000 pesos. May pikit ako kasi parang pag nag-ibay mo ako. Ito na yung unang safe haven. Okay? Safe ba ako dito? Safe na safe ka rito. Ito yung tanong. Ano ang tawag sa mga estudyante na sa fourth year high school? A. Seniors. B. Sophomores. C. Juniors. D. Freshmen. A. Seniors. Gusto nga pala ang high school life mo. High school life. Yeah. Welcome to high school life. Kaya saya na high school seniors. Final answer. Yes, my final answer. Guaranteed na 20,000 pesos. Wow. Okay. Pwede na. Okay na. Okay, okay na. Ano na yan? Lechon na, may pansit pa. Yeah. Yes, may ginatan pa yan. Okay. Dadalhin sa ospisyo. Huwag pa mag-ginatan. Turon! Okay, ito na. Papunta na tayo ng second safe haven, which is 150,000. Ready ka na? Nagdadasal na. Ano ba mga... Ito naman! Ninenervous! Hindi nga, pinapaalis ka lang nervous mo. Okay. Gusto lang nilang malaman, ano bang mga favorite topics mo na sana ay lumabas sa ating, dyan sa ating mga question, computer? Depende. Ano rin eh, nagkakataon din dito eh. So, mm-hmm. Ang dami, ang wide kasi ng interests ko eh. Aha. Uh-huh. Pero, depende kung mataas grade ko to. No? Ganon. I'm interested in many things. Many things. Say... So, I can't really pin. Wag lang science, wag lang math. Wag lang science, walang wag lang math. Oo. Kaya okay. Nga ako nag-artista eh. Ang susunod na tanong natin ay tungkol sa math na may science. Diyos ko, Lord. Question number 6 for 35,000 pesos. Sa anong Broadway musical ginamit ang mga kanta ng ABBA? A. Hairspray. B. Les Miserables. C. Mamma Mia. D. Miss Saigon. C. Mamma Mia.
Ha? Yeah. Tito Vika, Diyos mo, di ba? Hindi. Kini-clear ko lang yung ha? Is that your final answer? It is my final answer. Ha? For Lala. Sana'y wala nang wakas. Este, di pa magwakas ang game ni Mega sa final answer niya. Let's find out when Who Wants to Be a Millionaire returns. Ito ang favoritong game show ng mundo. Who Wants to Be a Millionaire? Woo! I see you! Who Wants to Be a Millionaire? Woo! Mega. Mega. Mega, hindi Mega. Mega ang bagong taon niyo dito sa Who Wants to Be a Millionaire. Meron ng 20,000 pesos si Mega at magiging 35,000 pesos yan kung tama ang sagot niya dito. Sa anong Broadway musical ginamit ang mga kanta ng ABBA? Ang sinagot niya ay letter C, Mamma Mia. Gusto mo yung mga kanta ng ABBA? Mm-mm. Cute, di ba? Sa Mamma Mia na. Mm-hmm. Hindi ko siya ma-appreciate noon. Ah, talaga? Napanood ko yung movie nila, Meryl Streep. Doon mo lang na-appreciate yung mga kanta. Mas na-appreciate mo si Meryl Streep. Oo. Ang galing niya. Master Pierce Brosnan. Para lang tayo nakikwentuhan sa White Plains, ano? Oo, White Plains. Mimiss ko lang si Lolo. Mamma Mia is correct! Sabi nga sa'yo, inuna namin yung mahihirap, pamadali na to. Ako, saan lang ah? Oo, mamaya, 1+1 na lang. Ay, okay. Oo. Tapos mali pa. 3? Question number 7 for 50,000 pesos. Mula sa top view, ano ang hugis ng precious stone na may emerald cut? A, heart. Uy. B, rectangle. C, circle. D, oval. B, rectangle. Wow. Ibig sabihin, emerald yan? Yo, emerald cut. Is that your final answer? It is my final answer. Hindi pala yung nakakasilaw sa akin. Tinak pa nga. Yan, pwede. Ganda. Chang. Ay, hindi mahilig yun. Ah, okay. Buti nga, tipid ako. Kurips. Hindi. Para lang minasa bahay talaga. Ininervous ako. Baka mamaya confident ako, may iba pa pala. Rectangle is correct. Dali lang, oh. Up to there, madali. May 50,000 ka na. Eto na, susunod for 70,000 pesos. Ano ang trabaho ng isang taong tinatawag na sensei? Oh, come on. A, singer. B, chef. C, magician. D, teacher. Dahil mahal na mahal ko si Bruce Lee at si Jet Li, alam ko yan. Oo nga. Letter D, teacher. Letter D, teacher. Oh, wala naman ako sinasabi. Eh, parang nananakot yung tsura mo. Sabi mo ganyan. Ganyan lang talaga yung ano ko. Ano nga yung sagot mo? D, teacher. Bakit? Master, sensei. Master Sifu, sensei teacher. Karate. Karate. Yeah! Final answer. My final answer. Magkukomersa lang ako. Ay, ako naman eh. Mega ba ang sagot o nega? Ayan na, ang kasagutan sa pagbabalik ng Who Wants to Be a Millionaire? Naman. Mega, good luck. Kayang-kaya mo yan. Sana manalo ka. Nako, alam kong marami kang natutulungan, hindi man sa on-air, pati na rin po sa off-air. Nako, talagang marami kang natutulungan. Kakaiba ka talaga, Mega Star. Kaya sa'yo, Mega, sakay na. Good luck. Manalo yan. So, good luck, Mega. This is Who Wants to Be a Millionaire. Kasama kong nag-iisang megastar, Miss Sharon Cuneta. Ito ang nangyayari. 50,000 pesos na ang naipon ni Sharon sa kanyang money tree at pwede itong maging 70,000 kung tama ang sagot
Sa tanong na ito, ano ang trabaho ng isang taong tinatawag na sensei? Ang sabi niya ay teacher. Ikaw ay mahilig sa ano, mga martial arts, di ba? Bruce Lee, Jet Li. Karate Kid. Tatandaan ko noon, pag mayroon kang tinip sa akin pelikula, parating oh, Chinese. Eh. Tsaka nanonood sila Tita Helen ng romance-romance. Kami ni Fad, ni Uncle Tito nanonood ng mga Chow Yun Fat. Sa States. Teacher is correct. Ito na. Ito na yung mga delikado. 100,000 pesos. Kayang-kaya mo to. Ayan na. 100, okay. Ano binibilang mo? Lechon? Hindi eh. 152.54. Ah, okay. Question. Anong lugar ang tinatawag na Eternal City? A. Rome, B. Paris, C. Berlin, D. Venice. A. Rome. Diba? Walang kurak? Kung hindi nagpa-falter ang memory ko. Rome. Hindi nga ako titingin, oh. Oo nga, eh. Final answer? My final answer. Ay! Just clearing the throat. Oh. Rome is correct. Oh. 100 good. Yes. Ang susunod, eto na yung... Nako. Safe haven, a question. Parang di na safe to. For 150,000, gumagalala, tatlo pa yung lifelines mo, wala ka pa nagagamit, oh. Di ba? Basta gusto ko yung phone a friend ko. Okay. Ikaw yun, eh. Ha? Phone a friend ko, ikaw. Joke. Para pa lang si... Pag nag-ring cell mo, ako yun. Ikaw yun? Ako ang phone a friend mo? Para, magaling para din sure. To. Sino ang phone a friend manang mo? Manang-mana sa paligdahan. Yeah. Sino ang phone a friend mo? Tito B. Oh, say. Okay. Here's a question for 150,000 pesos. Sa anong ilog sa China itinayo ang Three Gorges Dam? A. Mekong River, B. Yangtze River, C. Wusong River, or D. Ganges River? B. Yangtze River. Bilis ng sagot, ah. Eh kasi mga 2 taon wala akong binabasa kundi mga Chinese ano memoirs. Si Mao Zedong lumungoy dyan. Dumi, pero lumungoy siya. Lumungoy siya? Bakit? Kung di ako nagkakamali, baka wusok. Wala, gusto lang niya. B. Yangtze River. Sigurado ka? Kasi to India, yung isa, alam ko hindi doon yun. Saan bang Mekong? Vietnam ba? Laos? Mekong? Hindi ko rin alam yung wusok. Yangtze. B. Yangtze River. Final answer. My final answer. Naku, Lord, bakit? Baka nag-amnesia ako. Yung Ganges River... is in India. Yes, tama. I don't know Wusong. Sa Korea or China? Nasa China rin yan. Ah, okay. Yun lang ang problema. Nasa China rin yan. Hindi, B ako. Hindi ko nakikilala yung Wusong. Mas famous yung Three Gorges. Yung Mekong, mahaba yan. Dumadaan din ng China. Pero saan Cambodia, pa siya? Cambodia, Vietnam. Yun, Cambodia, Vietnam, Southeast Asia. Okay, so Yangtze River is correct. 150,000. Sigurado na. Okay ka na? Hindi rin. Hindi pa rin? Pahirap eh. Ang bira ka lang kung okay na eh. Pag nagkamali ba sa 2 million, pwedeng kunin yung 1. Huwag ka sasagot. Mamaya na natin pag-usapan yan. Dito muna tayo sa pang-11 tanong. Okay? Ready ka na? Hindi naman masyado. Oo, palamig ng palamig yan habang maakyat. Parang watermelon juice eh. Addiction ko yun. Okay. For 250,000 pesos, here's question number 11. Sino ang direktor ng The Silence of the Lambs
at Philadelphia. A. Brian De Palma. B. Jonathan Demme. C. Robert Zemeckis. D. Ridley Scott. B. Jonathan Demme. Bakit parang sumasakit ata ang dibdib mo, ano? Baka kasi nalilito ako. Kanino? Doon sa sagot. Ano kanino? Hindi, sa kanila ni Brian De Palma. Hindi, I think Jonathan Demme. At least sa Silence of the Lambs. Are you sure? Not really, but yeah, that's my final answer. I think Jonathan Demme. Oh! Diyos ko, sabihin mo na. Pinatatagal pa eh. Jonathan Demme, yun ang sinagot ni Sharon. Ay, naman eh! Ba't ito? Nakakaitis! Feeling kaya ni Sharon na pasan niya ang daigdig? Medyo. Gusto mo yun? Kapag ka nagkamali siya sa tanong na yan, alamin natin sa ilang minuto dito sa Who Wants to Be a Millionaire. Sabado na, kaya panalo kayo dito sa TV5. Ito na ang wento. 150,000 pesos papuntang 250,000 pesos. Ano na kaya ang resulta ng huling final answer ni Shawi? Let's find out. Sino ang direktor ng The Silence of the Lambs at Philadelphia? Konting pag-iisip lang. Sinagot niya ay letter B, Jonathan Demme. Pero may iniisip na iba sana. Mm-mm. Sino? Nakakalito eh. Puro magagaling yan. I think, if I remember right, it's Jonathan Demme. 1992 ba? 93 yung Silence of the Lambs, di ba, na movie? I think Jonathan Demme. You think? For me, it's the best answer. Jonathan Demme. Oscar Best Director for... Diyos ko! Silence of the Lambs! Beating-beating na to. Eh, hindi. Natutuwa ako sa'yo. Dalam-dalim mo eh. Ako. Wala ka pang nagagamit na lifeline. Hayaan mo, sunod-sunod yan. Ayan na. Nasa pang 12 tanong na tayo. Ay, Diyos ko. You're four away to 2 million pesos. Yung toes ko gumagano. Eh, tignan ko nga yung toes mo, nakaganon na, oh. Ganon ka. Nagtetense. Question number 12. For 400,000 pesos. Basahin natin. Ang torch relay sa Olympics ay nagsimula sa aling Olympic Games? A. 1912 Stockholm. B. 1936 Berlin. C. 1924 Paris. Or D. 1948 London. Mag-desisyon ka. Mm-hmm. Alam mo yung torch relay, di ba? Yung mga pasa-pasa. Kasi ang galing ko sa sports. Wala akong alam. Oo, hindi nga. Wala akong mahilig sa sports? Ay, hindi masyadong. Nung bata ako, tapos na-discover ko ang pagbabasa ng matindi. Mas maganda yung na-discover mo. Oo, huwag lang may katabi ng pagkain. Yun ang mamingat. Ay, ano ba to? Teka.
kani. Isip ko, saan ba nag-start? 50-50, Tito Vic, please. All right, 50-50. Bibigyan ano naman to? Kita. Ano to? Bibigyan naman kita ng lifeline. Sorry po. Ano ba yan? Akin to. Sorry. Oy! Kano pera mo? Two. May 250 ka na. Ganyan ba ka 50 to, ha? Pinag-ayos sorry mo po ba ako rito? Kasi nagtitense yung toes ko. Sipi mo, naka-Amerikana ako. Ginawa mo kung pag-ayos ng... Wala man lumapit dito. Maawa naman kayo. Nga yan. Ay, nako. Saan na tayo? Wala nang 50-50. Oh, sige na po. Ito na. Napikon. Ito na. Aalisin ang computer. Ang dalawang maling sagot. Naku. Berlin, London. Magkano? 250. 250 na ang pera mo. Pag hindi ko po nasagot. Pag di mo nasagot at mali, babalik ka sa 150. Tapos maglalaro pa rin ako. Ay, hindi na. Ay, sayang. Nagkamali ka na eh, laro ka pa. Pero pwede pa isa pa lifeline. Tapos nanira ka pa. Ibabayad ko lang pala. 50? Ano ba? Pero pag tama ang sagot mo, 400. Pwedeng sa taon ka tumingin. 1936, Berlin sa Germany. 1948, sa London. England. 36. Letter B. 1936, Berlin. Hoy naman! Diyos ko! Sandali, inaayos ko. Mahirap mag-ayos ng ano dito. Amerikana ka, tapos nag-aayos ka ng set. Ngayon lang ka nakaranas ng ganun. Mantakid mo. Is that your final answer? Yes. Yes, what? Yeah. Yeah, what? It's my final answer. Diyos ko naman dito, babe! Hula na lang to, Lord! Ayan, hula lang. Hula lang yun. 1936, Berlin. It's correct! Wow! 400,000 na ang pera mo! Minus 50! Diyos ko! Eto na! Dalawa na ng lifelines! Ba't nananakot ka naman, Tito Vic? Diyos ko. Wala, walang aswang dito. Wala yung darling ko. Ganda ng aswang eh, no? Oo. For 600,000 pesos, here's question number 13. You're three away to 2 million pesos. Dalawa pa ang iyong lifeline. Here's a question. Diba? Yes po. Sa anong isla nakatayo ang Hospicio de San Jose? A. Isla de Manila. B. Isla de San Miguel. C. Isla de Convalescencia. D. Isla Bonita. Isla de Manila, letter A. Baka galing ka lang doon, di ba? Mamali. Kaya lang, di ko rin alam yung mga isla-isla o meron pa akong di alam. Alam mong nasa Manila. Pa ganun yan, di ba? Opo. Tapos may parang isla siya. Ano pangalan ng isla na yun? Hindi ko. Pwede ulit mag 50-50. Ayoko, maninira ka na naman.
Meron pa namang ask the audience at phone a friend. Ask the audience, pwede. Pwede. Audience? Nasa isip ko A or B eh. Kung sa anong tingin nyo, baka may mga tiga-Maynila rito. Ha? Okay, eto ulit yung tanong. Sa anong isla nakatayo ang Hospicio de San Jose? Kuya, yung panamad dyan pa ako papalit. A, Isla de Manila. B, Isla de San Miguel. C, Isla de Convalescencia. Tama ba yun? Nakakam na bubulo lang ako eh. Convalescence. At D, Isla Bonita. Huwag naman D. Ready? And sets. Vote now. Aba. Naku naman eh. Ang pinakamataas with 35% ay yung hindi ko mabigkas-bigkas na Isla de Convalescencia. Convalescencia. With 35%, 29 Isla de Manila, Isla Buli... Aba? Meron may talaga bumoto ng Isla Bonita. Di ba kay Madonna yon? Mamalay mo. Oo nga. Isla de San Miguel ang pinakamababa. Pinakamataas ay yung Isla de something. Convalescencia. Convalescencia. Will you trust the audience? I'm not sure. Okay, I'll go with the audience. And your answer is? Pakisabi lang, please. Si Isla de Convalescencia. Oh, hirap sabihin, di ba? Is that your final answer? Yes, it's my final answer. Pag bonita ito, magpapakamatay ako. Maging crying lady kaya si Ate Shawi. Ako naman, commercial pa. Alamin natin sa pagbabalik ng Who Wants to Be a Millionaire. Happy birthday to you. Happy birthday, Best Actress Miss Sharon. Go for the 2 million! Yay! Shake, shake, shake for the 2 million! Ito ang Who Wants to Be a Millionaire para sa isang belated birthday blowout ni megastar Sharon Cuneta para sa kanyang chosen charity na Hospicio de San Jose. Kaya nga, nahiya ako. Baka dito pa ako sumablay. Sila pa naman. Malapit na si Mega sa 2 million at matutuloy ang kanyang pag-akyat kung tama ang sagot niya dito na tungkol sa kanyang charity. Sa anong isla nakatayo ang Hospicio de San Jose? Hindi ko man alam, may isla-isla pala. Nagtanong siya sa audience. Ang pinakamaraming sagot ay letter C. At kanya namang sinang-ayunan, Isla de Convalescencia. 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 Nakakatakot lang ano to trust ng buo sa audience. Sabi mo nga, kasi, mantakig mo. Mas mataas ang boto sa Isla Bonita kaysa sa San Miguel. Malay mo. Kaya, may bago na pala to. Mm-hmm. Baka yun doon, na po. Baka doon ang binays ni Madonna yung kanyang kanta. We. Ngayon lang ako nag-we-we. Tama yung impormasyon mo, 200 years na. Kinikwento kasi ni sister sa mula 1810. Wow. Ando na. Manila ka di ba, Tito Vic? Oo. Oh. Doon ako ini-inik siya ni Lola noon sa San Marcelo.
Isla de Convalescencia. Is correct. $600,000. Wow! Ang susunod na tanong... Lagi ito hindi ko alam. Pero pag iba naglalaro, nasasagot ko. Pag nanonood ako. O kunwari nanonood ka lang, gusto mo doon ka umupo? Okay lang. Ay, wag na eh, mukhang tanga. Okay, tuloy na natin. Nakapalpitate? You know? Joke! Nawawala yung suspense eh. Kaya nga, tinatanggal ko eh. Oh. Music pa lang, Diyos ko. Alam mo, buhat nung magsimula itong Who Wants to Be a Millionaire sa TV5, ngayon pa lang ako makakapagtanong ng worth 1 million pesos. First time! And so, this is question number 14. Basta po, na-friend ko, ikaw, Tito Pita. Dalawang tanong na lang, 2 million pesos. Pero sa 1 million muna tayo, ito ang tanong. Meron ka pang isang lifeline na natitira. Phone a friend mo, si Tito Big. Ano ang unang pangalan ng EDSA? A. 4 de Julio. B. 12 de Junio. C. 9 de Abril. Or D. 19 de Junio. Pwede mag-phone a friend? Pwede. Asan yung cellular ko? Sinong, Tito Vic, anong sagot dito? Sinong tatawagan natin? Si Direct Joey Reyes po. Direct Joey Reyes. Mm-hmm. Tawagan natin si Joey. Hello? Hello, this is Direct Joey. Yes, hi, bossing. Direct, good evening. This is Big Soto of Who Wants to Be a Millionaire. How are you, Direct? I'm okay. I'm really okay and very shocked that I'm dito. Okay. It's good to know that you're okay, Direct. Kasama ko si Shawi. Okay. At she's not really okay. Oh my God, okay. Kailangan niya ng tulong. Okay. And Direct, this question is worth 1 million pesos. Now I am not okay. Okay. Game. All right. Direct Joey, you have 30 seconds to talk to Sharon. Mm-hmm. Shall we? Timer starts now. Inay, ano po ang unang pangalan ng EDSA? 4 de Julio, B, 12 de Junio, C, 9 de Abril, and D, 19 de Junio. Naku! Okay, shot in the dark. Letter D, 19 de Junio. Letter D as in dog. D as in dog. Bakit po, inay? That's the birthday of Rizal. 19 de Junio. So, baka... Ang hula ni Direct Joey ay letter D, 19 de Junio. Bakit daw ay... Birthday daw. Birthday ni Sherisa. Aming, ba to? Take your time. Tito V, pag di ko na sagot ng tama, iuwi ko pa rin yung 600. Okay, here's the deal. You now have 600,000, okay? Magsumagot ka, nag-final answer ka, at tama, you get 1 million, okay? Pag mali, babalik ka sa 150. Ay! Ang lungkot naman! At yung sinira mo, sa 100 na lang. 50. Diba yun, right? Minus wrong. Halos. Parang lahat pwede eh.
Yan ang nakaka-nervous dito sa show na to. Di? 19 de Junyo. Pili ako. B, 12 de Junyo. Hindi na akong tumitingin, ha? Oo nga, eh. 4 de Julio. 5, 9 de Abril. Gusto mo pa isang letter? E naman, E. Ente, ang kapisote. Asa is de, Enero. Birthday. Asa este Enero. Birthday ko. Yung isa, birthday ni Rizal eh. Ikaw, birthday mo. Pag ayaw ko na sagutin, ano yung uuwi ko ulit? 600,000. Mapupunta sa Hospicio de San Jose. Minus 50. May singilta. But siyempre, you can take a shot. Yeah, it can. Sabi nga ni Direk Joey. Di, 19 de Junyo. Or B, 12 de Junyo. Ayan. Yung C, nakalimutan mo. C, 19 de Abril. Ano ba naman to? Kunin ko na kaya yung 600. Pwede rin. Kaya lang, huwag mo muna abutin. Hindi. Di-decide pa po. Ano ko lang. Ihahanda ko lang just in case. Take your time. Ako naman eh, hindi naman ako puyat. May bago pa akong CD. Pag-uwi ko, makikinig lang ako. Bakit? Pwede ring si. Ano ba to? Si? 9 de Abril? Wala na. Hula na lang to. Hula na lang lahat. Ano naman significance kaya? Hindi ako magaling sa ano eh. Mga significance? sa Philippine, ano, history. Lalo na ng mga kalye. Ay, yung payo ni Inay. 19 de Junyo. Well, birthday nga daw ni Rizal yun. Dose ba? 19? 4 ba? Baka naman Disyembre to. Oo. 600. Kasi pag nagkamali... 150. 150, that's a difference of 450,000. Although, yun ang mabigat dun yung although eh. Pag tama, 1,000,000 pesos. Kunin ko na yung 600, Tito B. Pupunuan ko na lang ng 400 para 1,000,000 siya. Kesa mabumalik sa 150, mas malaki yung pupunuin ko. Paano po? Imbis agree na... ka ba? Gusto ko sanang magbigay ng advice, pero I am not allowed to do that. Pero siguro, hindi naman siguro, magagalit sa akin yung
mga kinauhulang kung sasabihan kita na... Ikaw nang phone a friend ko? Bakit hindi mo tsambahan? Kinikwento mo sa akin noon nung manalo ka ng 1 million? Tsamba rin. Hinulaan mo lang, di ba? Pero dalawa yung pinagpipilian ko na parang isa dito yung sure. Talagang binigay na lang ng Diyos yung tama. Hindi ka ba naniniwala sa kasabihan na lightning strikes? No, it really, the lightning does not strike in the same place only once, ha? Hindi, lightning strikes lang yung akin. Alam ko, meron pa, nagsastrike pa siya uli dun sa parehong lugar. Sa sana kung may tatamaan dito, ito na lang para maayos lang lang ang utang. Kung manguhula ka, Di 19 de Junio. Kung manghuhula ka. Eh, hindi naman ako manghuhula. Tatakot ako. Hindi. Kung, palitan ko na lang. Kung manyanyamba ka, ano ang sagot mo? Ano kaya? Kudin ko na lang. Tama ba ako parang may 9? Nakakatakot eh. Kung ayaw mo manyamba, eto, walang tsambahan to. Sigurado na yung 600,000. At kahit hindi mo napunuan, I'm sure this will go a long way. Yes, it will. I'll take the check. Ano? Ah. Ayaw nila eh. Ay, gusto nila kasi manalo ang 1 million. Eh, kapalpak naman yung sagot ko. 1 million ang ma-donate mo sa Hospicio de San Jose, di ba? Last try. Diyosin webe de huna. Di. Set your final answer. Laman akong choice. Sabi ni Inay, 19 de Junio. D, my final answer. 600,000. De Julio, yun yung dating Independence Day natin, di ba? July 4. 9 de Abril, wala lang. Kala ko naman, may bleeding. Wala akong maisip na. Birthday ni Candice, yung pinsan ko. Birthday nung kapitbahay ko siguro yan. Birthday ni Casey, 7. Heroes Day. 12 de Junio, yun na yung original na Independence Day natin. 19 de Junio... Kailan na-establish to, Tito Vic? Nakalagay ba dyan? Birthday ni Rizal. May taon ba? Sino? Hindi na bali, haba pa eh. No? 19 de Junio is... Correct! $1 million! Come on! Everybody, settle down! Upo ka na muna ulit. Hindi pa tapos. Hey! Nakaka-nervyos. Di tutupo ng lambot yung tuot ko. Yung toes ko tayo halos umabot na sa pusod ko. Shall we, bago tayo magtuloy, tingnan mo muna ang check-in na 1 million pesos.
Sandali! Balik mo sa akin muna. Baka engine giver ako. Hindi, meron kasi akong tatanong sa'yo. Gusto mo bang madoble ito? Gusto mo maging 2 million pesos? Siyempre, pero nakaka-nervyos. Aba, tingnan muna natin yung... Pag tinanong mo dito, Vic, tapos di ko sinagot, 1 million pa rin. Yes. Okay. Pag sumagot ka at mali, walang 1 million, balik ka sa 150. Na naman! 150 na lang, minus. 150, op, minus 50. Okay. Ano ba talaga yan? Tuloy na natin. Si President Quezon nga pala ang nag-name noon, ha? To honor Rizal's birthday, 19 de Junyo. Mas relax na. Relax ba ako? Papalpitin. Relax ka na? Yun, diba? Tug. Ewan ko kung makakapag-relax ka. Dahil lang susunod na katanungan ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso. And here's a question. Ayon sa Act 4 ng Macbeth, alin ang isa sa mga ingredients na ginamit ng mga witches sa paggawa ng potion? A. Serpent's fang. B. Dragon's tail. C. Lizard's leg. Or D. Bat's tooth. Malimot ko. Gusto ko si Shakespeare eh. Wala ka ng lifeline. But you already have 1 million pesos. Na ibibigay natin sa Hospicio de San Jose. If you're willing to risk ang 1 million, pwedeng ang kapalit ito ay 2 million or 150. Kaya si Lizard's leg. Ayon sa Act 4 ng Macbeth, alin ang isa sa mga ingredients na ginamit ng mga witches sa paggawa ng potion? Serpent's fang, dragon's tail, lizard's leg, bat's tooth. Nabasa mo ba yung Macbeth? Mm-mm. Limot ko na. Ocelo na lang ako. Alam ko, pinakamaikli yan eh. Macbeth. Baka baliktad pa yung Hamlet. Kunin ko na lang, Tita Vic, yung 1 million. It's your decision. Naubos na. Si Direk Joey yung... Nako, laki pa ng tulong ni Direk Joey. Magaling. Oo nga eh. Ano audience, kunin ko na to? Half-half eh. Yung iba, oo, iba eh. 1 million pesos. Pag mali ang sagot, balik sa 150. That's a difference of 850,000 pesos. Although, ayun na naman si Oldo. I think it's Lizard's leg. Although,
Ang risky. Pag tama ang sagot mo, ang 1 million, gagawin nating 2 million pesos. Nabit ka na, Jimmy. Masakit na ang kilikili ko. Take your time. Sagot mo ay... Nanguhula lang. Parang tindi ng galit mo. Ano kaya, check? Kaya na naman, kuhin naman niya. Hindi, 950,000 na lang pag siya kikinawa ako. And your answer is? Patingin. Risko ba? Hindi ka na. Dahil kong cheering squad. Hati! Leap of faith na lang. Exercise muna tayo. Naglag-lapel ko. Bahala na si Lord. Naman, kawawa naman yung mga bata. 1 million na naging 100 pa. Pero pag tama naman yung sagot mo, mas lalong matutuwa yung mga bata dahil 2 million pesos ang may donate natin. Yun lang. So, are you willing to risk the 1 million for 2 million or 150? Sumasakit balakang ko. That's your final answer. Takot ako.
million. Goodbye. Ayon sa Act 4 ng Macbeth, ang isa sa mga ingredients na ginagamit ng mga witches sa paggawa ng potion ay... Naiyak ako. Nakakainis yung ganito. Pautang na lang. Nalalo yung mga bata eh. Lalo nga may iiyak. Dahil lizard's leg. It's correct! Pesos! Abait ng Diyos! Flowers for you, Shawi. Nalala ko! Congratulations! At I'm sure tuwa-tuwa ang mga tiga-auspisyo de San Jose. Makakabili na ng mittens yung babies. 2 million pesos ang maidodonate ni Sharon Cuneta. Palakpakan natin ulit si Sharon. Any final words para sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga supporters? Maraming salamat, Tito Vic, sa chance na to. Sa lahat po ng bumubuo sa Who Wants to be a Millionaire. Maraming salamat sa lahat ng nagsabing huwag kukunin yung check. Champa. Hindi pa alam ng hospisyo eh. Hmm. As of now, hindi pa nila alam na magpe-pray ako dito at sila yung napili kong charity. So, and by now, alam na nila. At sigurado kung tuwang-tuwa silang lahat. Maraming matutulungan. Thank you po kay Lord, higit sa lahat. Thank you, Lord. Yes, of course. To God be the glory. Thank you again, Shawi. Maraming salamat. At hindi na kita sisingilin doon sa 50,000. I-donate ko na rin yun. 1,950. I-donate ko na rin yun para sa mga... Baka oh, may 2 million na yan. Next week, balik tayo sa paghanap ng mga bagong milyonaryo. Ako po si Vic Soto. Sama si Sharon Cuneta. See you next week sa paboritong game show ng favorite mundo. Favorite ko to talaga! Ang Who Wants to be a Millionaire!